This is a faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I am chief. Howbeit, for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. May sabay. Of whom I am Menaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Let's pray, Lord. I'm salamat po, Lord, sa inyong mga salita na pag-asalo-saluan namin. Nag-aaralan, Panginoon, I pray na again, maging blessing po ang bawat isa salita dito, bawat verses na pag-aaralan namin, ibang mga references sa ibang lugar. I pray na kayo po malulati at matuto kami na anak mo, Panginoon. So, pagpalain mo bawat isa. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, makapo na po. Again, title po nito is, bago ko malimutan na naman, Good Conscience. Ganun lang. Good Conscience. Nabanggit po yan dito sa 5. Nabanggit ulit sa 2nd to the last, no? So, medyo nagtagal pala tayo last week. Dahil ang dami kong pinagsabi, no? Pero may ano naman, saysay naman yan. Okay, so dito tayo tapos last time. Ang title last time is, naalala nyo? Love is the end of the commandment, or charity. Okay? So, ngayon, nabanggit dyan yung good conscience. Mamaya, abanggatin natin ulit. Again, ito po yung sulat ni Timothy, or ni Paul kay Timothy, na ginawang scripture kasi napakaganda po, no? So, mga tayo pwede matutunan at dapat matutunan. So, magandang example po last week, yan nga po yung mga lingkod ng Diyos, especially si Timothy, yung tinuturuan na maging ganun. Okay? Kaya natapos tayo dito, yung nireview ko, halos kalahati ng oras, dito lang tayo sa verse 5. Kasi nga, ito yung tema natin last week. So, sinabing end of the commandment, ito na yung pinaka-pinaka. Ito yung goal, ito yung katapusan niyan. Okay? Pag ikaw ay nagpaturo sa Diyos, ano mangyayari sa'yo? Magiging perfect ka, matured. Okay? Hindi sinless perfection na, pero magmamature ka. At, sabi dyan, charity. Sabihin, magmamahal ka din. So, sa linggo, soul winning topic ulit tayo para sa Sunday. Ganda yung mga kanta, no? So, pag ikaw, wala kang pag-ibig sa sarili mo lang, ikaw lang sarili mo lang mahal mo, medyo mahirapan ka nga niya, no? Soul winning. Kasi ano na po yan, ang daming dinidemand sa inyo bukod sa knowledge, skill, experience. Pero una sa lahat, pag-ibig. Kasi, wala, hindi ka maka, ano eh. Wala, parang wala nagutulak sa'yo. Walang nagda-drive sa'yo. Amen? Ligtas naman na ako. Anong pakailan mo sa iba? Diba? Tama ba yun? Yung tanong. Nasa likod pala kayo lahat. Dito yung iba. Peter, nasa ka na naman? Ayan. Dito kayo. Yan, so natapos natin last time yon. Out of a pure heart. Yun nga, kung makasarili ka, kunwari lang, kunwari, hindi pure yun. So hindi mo magagawa yung mahihirapan ka, pati pasto mo mahihirapan. Sige po, forward lang. So ang hirap ng taong pinipilit. Amen? Kahit po sa trabaho. Kahit saan. Kahit dito, pinapangiti mo lang, kunwari. Mag-perform kayo. Kailangan nyo mag-ayos mag-perform, ngingiti lang. Iba, nakasimangot pa. Yung kanta nyo, may tumatawa-tawa pa. Parang wala kayong gana nung Sunday. Medyo lang yung iba. Performance pa lang yun. Eh, lalo na yung pinaka-pinaka pag soul winning. Yan yung ano natin, goal natin. Kung wala ka pag-ibig, ano, wala. Ganon din sa salita ng Diyos, ang hirap pilitin. So, make sure
na yun ang motivation nyo. Amen? Ang hirap nung lagi kayong papakpupukpukin. Ayoko rin gawin yun. Kaya kahit saan, kahit sa trabaho, alam nyo bang dyan, sa trabaho, sa kahit saan. Sa love life, may pilitin mo ba yung ayaw? Iwanan mo na lang yan. Bahala ka na dyan. Kahit mga anak dito natin minsan, makulit, ayaw makinig. Wala yan, may iwanan kayo. Hindi kayo forever, kahit nga ang Diyos, walang forever na ano eh. Sabi niya sa Genesis 6, di ba? Sabi doon, I will not forever strive with man. So, ayaw nyo, wag. Kaya sana yung pag-ibig, maging ano sa atin yan. Okay? Targetin natin yan dahil yan ang end of commandment. So, tuloy natin ngayon. Ito ngayon yung kabaliktaran. So, kahit daw sa mga Kristiyano at mga kunwaring Kristiyano, parang si Judas, makikita natin dito pero i-categorize natin kung sino ang sino. Sabi niya, yung iba daw ay, alam niyo, swerve. So, sa kalsada, yan po yung ayaw na ting, ano, may experience na nakakabwisit yan. Ang dami nag-ano dyan. Kasi nga iba, nagmamadali, eh, lalo pag nag-overtake, eh, mababangga ka dito, gaganyanin ka na lang, bahala kang huminto. So, yung swerve, okay lang lumiko eh. Okay lang mag-overtake kung hindi ka gaganon. Swerve nga. So, ganun daw pala yung mga mananampalataya. Naalala ko tuloy kanina yung mga pastor nga, ganyan. Yung iba, nagmamadali sa ministry. So, iba, payabangan. Yung iba, gumagawa ng paraan para pagpalain. Alam mo, mga isabihin sa kanila nun. So, nagmamadali yan. So, connection agad. Mamaya ba, nagmamalaki. Kaya nga yung asad ako sa kanina nag... Ewan kung bakit, dami-dami isi-share, yun pa. Hindi mo alam kung binuutusan ba ito ng sino. Pwedeng, ano, mga baptist, ang dami nating aral na maganda eh. Tapos yun pa yung parang nananadya. But anyway, yung iba naman, papaka lapit sa mga kung sino-sinong, ano, yung kaibigan nga natin ganun. Calvinist ba naman yung nilapitan? Mayaman eh. Sabi ko, pambira. Diba? Kilala ko na rin. Garang ganun. Iniwanan ko na rin. Kasi alam ko na yung attitude kung saan makakakuha doon. Kaya pag-uusapan ng doktrina, wag na lang. Hindi, wag na lang. Ano nga, abangan ko na lang yung kailan siya matuto. Okay, ganun. Mag-serve ba kayo? Ito na example natin. Yung mga nagmamadali. Okay, kahit sa love life, madali. Wala na ibang magmamahal sa akin. Ayan, wala kang tiwala ka sa Diyos eh. Bata mo pa, anong walang magmamahal? Saglit lang yan eh. So, nung sila'y nag-serve, ano yung papalit nila sa maayos na lakad sa Diyos? Ayan, turn aside. Pag sinabing turn aside, lumiko. Ano lang yung ginawa nila? Vain jangling. Eh, sabi ko kanina. Kahit po yung mga pastor, kahit litong-lito, sinong kaibigan, pag ito yung kausap niya, magpapakita ng kung anong sa palagay nilang gusto marinig ng isa, yun na sabihin. Kaya walang integrity. So pag nakita mo sa Bible, yun na yun. At kahit ang pag-isasabi minsan yung konsensya mo sa'yo, yun na yun. Huwag yung... Ano ba yung jangling? Parang alam ko, ganyan yun eh. Jag. Hindi, panigurado lang. Pag vain, walang kwenta. Jangling, parang sa salita ata ito eh. Jangling. Okay, sabi dito, to make a harsh, discordant, often ringing sound. Yan nga, tama sa bibig, no? Pag sabi, walang kwenta-kwenta ang salita. Nakita na ba yun ng ganon? Lalo pag yung kahit sa office ka, ganyan yan eh. Yung pag maganyan masyado, ang daming gustong palabasin, gustong siya yung maging leader, kung ano man yan. Yung ganyan yan, kahit saan. So lalo sa church, ganon din pala, oo. Kasi po sa church, ang usapan lagi dyan, pag ikaw yung parang magaling, support lagi yan. Napansin ko yan sa marami. Kaya minsan, inaaway niya to. Alam mong hindi mo dapat... Sinasalitaan sa likod to, ha? Bakit ganun? Di lang ako kasi, bago ka, hindi ko... Ay, mga pas... Sabi mo sa kanya. Ngayon siya, oh. Kasi yun nga, pag nagmumuha kang magaling, ang ano niyan, ganun.
Sa palagay nila, again, di ganun yun. Sa palagay lang nila yun. So, wag. Ito na. So, paano nasabing Vengjang? Ito na. Ngayon, lalo kayo, habang nag-aaral kayo, hayaan nyo, nga, line for line, precept by precept, especially mga lalaki. Kahit mga babae, iba naman, kahit babae, nakiki-sausaw din. Ito yung description sa kanila, sa mga negative po to, mga positive, sabi dito, desiring to be teachers of the law. Masama ba yung magturo? Walang masama, kaso ito sabi. By the way, naalala ko, may preaching ako dito, ano, last time, kung gusto nyo tingnan sa online about sound doctrine, sound mind. Okay, 1 Timothy 1 and 2 Timothy 1. Okay? So medyo nadaanan to eh. Kaya may tao daw na gusto magturo, kasi hindi nila naintindihan yung turo nila. Mayroon bang gano'n? Ano mag-teacher yan ako? First-hand experience kasi nga sa ama noon, hindi kasi nasiraan yung ama. Pero nung time na yun, talagang ano daw sa kanila. Eh, ang daming bago kami, yung batch namin, ang daming nag-design. Sabi ko na sa ibang preaching, di ba? So, tanggap lang sila ng tanggap ng mga teacher. Again, di ako nainira. Minsan, kahit sa mga company, ganyan eh. Mag-hire ng ano, basta lang may tao. Okay? Ngayon sa ministry, hindi naman kailangan ganun. At hindi talaga. Though yung iba, ganun. Parang kala nila, wala tayo na naging member marunong ha. Eh, baka hindi ka rin marunong. Hindi ka nagtuturo ng maayos. Kaya sige, okay na yan. Sige, send ka na. Ganyan, turo ka na. Even worse nga, sila yung nagsasabi, ako na yung guturo. Kasi sabi yan, di mo alam pinagsasabi mo. Narinig nyo na ba yun? Nang sabihin, di mo alam pinagsasabi mo, nag-asalita nga siya. May sinasabi siya, yung expectation niya, ganyan, yung pinapatungan. Pero actually, yung pinanggalingan niya, sablay. Parang example ko na lang alam yung kaninang sinagot ko. Kasi, yun nga, parang sabi is, wala pa lang Facebook dito. Pero sabi niya ay, yung taong totoong ligtas, sigurado gagawa ng mabuti. Siguro, pero hindi pa rin sigurado. Kasi sa totoong ligtas, ibig sabihin mo, pag hindi ka gumagawa, siya panay absent, hindi ligtas siguro to. Tama ba yun? Na pagdudami yung kaligtasan dahil lang sa hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin. E kung talaga nanampalataya siya. So kaya nagiging, sabi nga na sa English, they muddy the water. Ibig sabihin, lumalabo yung malinaw ng doktrina. Kaya yung sinasabing, di mo alam pinagsasabi. Tapos ang keynote na naman, si James 2 na naman. Lagi naman yun eh. James 2. As halos work salvation na, baptist yun na. Tsaka isang mon talaga nagpapanggap na baptist. Yung talaga, Calvinist na. Kung ano yung mali, yun yung inaano, meron siyang fake na profile, walang pangalan, ano lang, may verse lang yung kanyang profile, tapos share nang share kung saan niya kinapipaste, ewan ko kung kanino yun. Kaya ang buti may mga maayos din doon, talaga mga genuine na sinasagot siya. So ganyan po yan. Mga bata kung kayo, parang siguro na-impress kayo sa ano, nag-preach, ay parang sarap nun, gusto ko din, ako ko yung ano. Amen, mga ganun-ganun, amen naman yung tao, nakututo. Gusto ko yun ha. Huwag, amen. Hayaan mong maging teacher ka kasi alam mo talaga. And then, hindi ka mahihiya kahit kaninong harapin mo. Amen? Na yan tinuro ng Bible eh. Yung wala magpasikat dyan. Dahil hindi, lahat na tinuro sa Bible, walang bago. Yun ang maganda dun. Okay, so iwasan niya. Masabihan kayo, pinagsasabi mo. Whereof they affirm. Hindi mo alam yung pinagsasabi mo, hindi mo rin alam yung sinasabi mo, ganun din yun eh. Pag sinabi, affirm. Ito yung totoo. Parang madalas example natin dyan, yung pre-trib eh. Pag may kausap kang pre-trib, ikaw yung magtuturo sa kanila kung ano yung tinuturo nila. Pwede ba yun? Hindi din nila alam eh. May mga point-point lang silang alam. Tapos paano mo nasabing ganyan? Hindi ko rin alam. Siya na sabihin hindi alam. Hindi nila sabihin hindi nila alam. Pero inaalal mo yung subject, alam mo saan sila nanggagaling. Alam mo na yun ang sinabi sa kanila ng mga footnotes or yung mismo ano mga books nila yan, commentaries yan. So yun na nakahiya, kaya mapansin mo na ayaw na rin yung pag-usapan.
Kaya yun ang masaklap doon. Anyway, so yeah, so nilinaw dito ni Paul, maganda naman yung law. Diba? Sige, turo niya na ituro yung aso. Paano pag ikaw na mismo yung sumasaway? Sumusuway. Diba? Parang yun nga, tinuturo mo, mali. O, gawa tayo na mabuti ha, katotohanan, katotohanan. O, sige po. Hanap yung katotohanan. Yun, magtuturo na ng mali. Maging maingat tayo lalo sa panahon ngayon. So, maganda raw ang law. Pero ito yung may if a man use it lawfully. Parang ngayon na naman, no? Ang dahil pinapasang batas, sana hindi talaga makalusot. Pero kinikitil na yung ating sovereignty tsaka ating freedom. Kasi may sabihin nila, eh, gusto ko nang mapabuti tayo, eh. Parang inangyari lang this, ano, pandemic period. So, alam nyo na, lagi ng example ko. Kasi napakaganda example. Minsan, di ka mainiwala, eh. Sabihin nila, may kalayaan tayo, pero, ano lang yung sinasabi? Concerned ako na si Brad, may trabaho. Concerned ako sa'yo, ayaw kita magkasakit, o lalockdown kita. Paano ako mapagtrabaho? Bahala ka. So, concerned ba talaga yun? Conflicting, eh. Kasi, yung law na sinasabi nilang mapakabuti sa'yo, ang pagkakagamit nila, mali. Okay? Meron talagang may ano yan, eh, kung talagang totoong pandemic, kung totoong pandemic, maganda na mag-lockdown talaga kung totoo. Di ba? Kaysa mamatay tayong lahat. Kaso ito, napatunayan, hindi naman totoo, eh. So, ba't ginagawa yun? So, kaya, ito yung maganda, ito yung malalim na sana makuha nyo ngayon, ha? May kinalaman sa kaligtasan. So, babalik siya, medyo ano to, eh, lalo sa mga bata siguro, medyo ano to, tawag dito, profound. Okay, basahin nyo nga, ready, go. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjurious persons, and if there be any other things that is contrary to sound doctrine. Okay, inaantok na ba kayo? Okay, ano yung nakita nyo? Ano yung nabasa nyo? Mga listahan ng mga kalokohan, ng mga kasalanan, okay, mga crimes, even. So, pero yung magandang revelation sa atin dito sana, no? Sabi dyan, alam nyo ba na yung batas, maganda yan kaso hindi yung ginawa para sa mga righteous? O nga naman, kasi pag sinabi, ano yung mga batas natin? Bawal ganyan, di ba? Puro ganun, bawal ganyan. Huwag gagawin mo yan. Eh kung ikaw, talo mo pa yung mga politiko dyan, anong batas kailangan nilang sabihin sa atin? Ah, tuloy natin. Diba? Payapa tayo, hindi tayo nanakit, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nang gagancho, hindi tayo... Diba? Anong batas ang kailangan natin na bigyan natin nila sa atin? Sige nga, sila bigyan natin ng batas. Bawal mangurakot. Diba? So, naintindihan nyo ba yung mga batas? So, kung kayo na sasakal kayo sa batas, ha? Yan pala hindi ginawa para sa atin kung ikaw ay maayos, na matalino ka, godly ka pa. Mauuna ka pa sa kanila, sa mga teacher mo, sa mga boss mo, for example. Yun ang totoo. Napaganda nito sa atin. Kaya yan. So, inisa-isa dyan, isa-isayin ko rin kasi ito ay medyo matindi, ha. Lawless, ibig sabihin, well, ayaw ng batas. Walang batas-batas sa kanya. Yan, ginawa yung batas para sa kanya kasi loko-loko siya. Kailangan niyang kontrolin. Actually, ganun yun. Disobedient. Okay, sinabihan mo na ayaw pa o bigyan kita ng batas. Okay, kunwari, ano ba? Kunwari, bago ako kumain, magtrabaho ka muna. Eh, paano niya gawin yung talagang kukuha ng pagkain? O, bawal din magnakaw, kailangan magbayad. Eh, hindi lahat ng resources natin, pare-pareho ng presyo. Kung gusto mo maganda talaga, magsipag ka muna naman, mag-ipong ka muna ng pera, yung mga ganun. Puro batas-batas yan, pero lahat siya may kinalaman sa kung paano tayo magiging maayos. And then ungodly, loko-loko, mga kasalanan, unholy, profane, mga bastos. Ito, ano ngayon eh, talagang kalat na to eh. Yan ang ginagawa nila actually dyan, parang pag nag-desensitize na tayo, okay na yung bakla, okay na yung bastos, okay na yan. Nag-iingat kayo.
For murders of father, syempre bawal pumatay. Bakit? Kasi may mga lokolokong patay ng patay ka. May baril lang sino-sino nang pinatay. Diba? So hindi mo tayo bawal magkaroon ng baril kung sakali. Pero meron, may regulation yan. Amen? Lahat yan. Kilala ka dapat. Huwag mo puputo kahit kanino. Diba? Marunong ka. Ganun din yung manslayer. Ganun din yung murderer din yun. Then whoremongers. Ano yan? Pag sinabing whore, ito yung pag whoremonger, ito yung lalaki. Ito yung mahilig gumamit ng ano. Okay, so again, malungkot tayo ha. Yung mga ganyang bagay, hindi nausunod yan sa mga mayaman. Alam nyo ba yun? Kaya, ang gusto yung maging mayaman, siguro doon yung kaya nyo kontrolin. For them that defile themselves with mankind, ito yung medyo maging hindi naman dapat maging controversial, pero anong sino yung defile with themselves with mankind? Binanggit din kasi yan sa 1 Corinthians 6 ba yan? Yung sinasabi nilang bakla daw eh. Ang sagot lang mabilis dyan kasi di natin yung topic yun ha. Bilis ako na lang. Pwedeng bakla yan, pwedeng hindi. Ano lang yun. So, pwedeng bastos din na babae, lalaki. Yun. Ibig sabihin, abuso. Okay? Men stealers, ito po yung nagnanakaw ng tao. Pwede ba yun? Kidnapping. Pwedeng ganun. Pwedeng, ano ba yun? Ha? Ha? Ah, people trafficking, ginagawang slaves. Makidnapping nga, tama. For liars, o sinungaling ka, sabi mo, hindi ganun, ganun pala. Kaya may mga batas para sa kanila. At sa atin din, kung ganyan, papasok tayo sa ganyang kategory, ha? Pwede rin. Perjured, ito yung, nabasa niyo ba ito kanina? Ano yung perjure? Ang sinungaling din yan, eh. Yeah, perjury. Perjured. Anong ganun din? To make, ano ba yan? To cause, ano yung perjury? Voluntary violation of an oath. So, mas matinding klase ng pagsisinungaling. Okay? So, sinumpaan mo, ganyan. Parang may sinumpa daw atang ano ngayon. Sa help. Tsaka sa military, di ba? So, sinusumpa ako! Maglilingkod lang ko yung tao. Pero baligtad, pinaglilingkod niya sarili niya, kunwari lang. So, mga perjury actually yun. Sumpa-sumpa ka ba dyan? Okay? And then, if there be any other. So, marami pa. So, nagbigay lang siya ng mga kasalanan na alam nating masama. Pero lahat pa daw yun, lahat ng masama na kumukontra sa sound doctrine. So, ano may sound doctrine? Yun yung inaral natin last ano yun. Yung nako, March 2020, yung last Sunday. Bago po yun, after ng pandemic yun, plandemic. Okay? Ewan ko, dito kayo nun kasi, alam ko, konti tayo nun eh. Kaya pwede nyo rin balikan. So, sound doctrine. Pag sinabing doctrine, katuruan, pag sound, kasi buo, maayos, tama. So, pag meron ngayong kontra doon, ano yun? Ito kasi sinungalingan, lahat yun, mali. Okay? So, yun. So, yun yung mga masama. Babalik tayo sa positive ngayon. Kasi nabanggit yung sound doctrine, i-contrast niya sa yung mga kasalanan na to. So, dito tayo ngayon. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. So, pag yung sound doctrine, ang lagi yung actually pinag-uusapan natin dyan, yung sinasabi ng Diyos. Kasi hindi ka pwede magsabi ng ito lang yung tama para sa akin. Kunwari, lahat ng tao dapat equal. Yung huling email sa amin bago ako mag-sign out, ganun eh. I-celebrate na naman yung mga bakla. So, para sa kanila, okay yun. Pero sa Bible, hindi. Eh, paano mo sabi yung ba, tama yun eh? Sabi nga ng kumpanya niya, tama yun eh. Paano mo sabi? Sinabi ng Bible, yun ang tama. Pag sabi ng Bible, mali. Mali yun. So, kaya napasok dito yung gospel. Kasi nga, kung righteousness ang pag-uusapan, ang punot dulo niyan, kung ligtas ka ba o hindi. Ayun yun eh. Okay? Hindi tayo pwedeng magmalakihan dito, pagalingan, palakasan ng boses, parami ng impluensya. Ay, yan tinuturo nyo. Kahit mali yan, pag nilagay sa TV yan, bayaran nila yung advertisement. Yun ay ba yung totoo? Hindi ganun. Kaya, napaka-importante.
yung gospel huwag niyong ipo-forsake. Amen, yung tamang aral. Maganda rin yan, kaya nga maganda mag-soul winning kayo. Malalaman nyo rin yan. Yung mga mahina sa doktrina, malamang sa hindi, mahina sa ano eh, napansin ko yun. Mahina sila sa soul winning din. Kasi mga tao yan, konsensya pag-uusapin mo dyan eh. Hindi ka pwede magkunwari forever dyan. Tapos uulit-ulit pa, baka hindi ka ligtas, nakahudas. Kung ligtas ka man, tapos medyo may nag-impluensya sa yung maling doktrina, pag kinausap mo yung kinausap yung tao, gusto mo silang maligtas, babalik sa iyo yun, yung mga maling doktrina na yung maramdaman mo yun, maramdaman nila. At lalo na ikaw, kasi, yun nga, sana hindi mo nang gusto magsinungaling sa karamihan ng tao. Nasundan nyo ba yun? Kaya yung soul winning, daming sinosolve na problema niyan. Hindi lang para maligtas sila, para ikaw din, maging pure. Tandaan nyo yan. Kaya kung tinatamad kayo, dahil sabi ko, Pastor, naka-1,000 na ako eh. Eh, buhay ka pa eh. Hindi mo gusto maging pure? Soul winning ka lang. Schedule lang naman tayo. Hindi naman buong linggo mo. Soul winning. Amen? Kaya pumasok kayo sa usapan yung gospel. Okay? So, which was committed to my trust. Ibig sabihin lang, ganyan din tayo. Kaya mag soul winning tayo sa lagi naman. No? Sunday, Saturday. And, pero mas malaki yung ating ano, sa Monday. Kasi yan ay pinagkatiwala sa'yo. Naintindihan nyo ba yon? Karamihan ng church ngayon, ng mga kulto at even mga ibang baptist nga, hindi na ginagawa yan. Ano nangyayas sa kanila? Lalo yung baptist. Tama yung doktrina niya. Tapos pinagkatiwala. Ito yung gospel na tunay. Ha? O yan. Preach nyo yan. Parang ano yan. Parang ang hirap niya kasi pag hindi natin sinabing dapat mag-church sila, ligtas na sila. Parang maligtas. Parang hindi pupuntayan sa church eh. Parang hirap niya na. Parang ganun yung motivation sa iba eh. Kaya binabago nila. Preach mo lang. Dahil pinagkatiwala sa iyan. At parte ng pinagkatiwala, bukod sa ipipreach mo, dapat ipreserve mo rin. Amen? Parang yan, nasa sakyan, pinahiram ka na sa sakyan. O sige po, pastor. Hihatid ko sa iyan yan. O, hinatid mo nga, binalik mo nga, basag naman yung ano. O syempre yung gospel, ganun din. Huwag mo nga ayaw may makapasok dyan. Parang last week, ganun din yung ano natin eh. Diba? Nasaan na ba yun? Basta, yun yun eh. Alala ko lang. That they teach no other doctrine. Yan, diba? Huwag kang papayag. Para lang, ano, magkaibigan kayo. Hindi mo sinasabihan mali. And I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me that He counted me faithful putting me into the ministry. So, nirelate niya. Ito, very famous to kasi nga, tama lang, no? Kung ikaw nasa ministry ka, huwag kang magmayabang, amen? Kasi alam mo, makikita mo yan pag ikaw, ano ka na, ako na, pinagkatiwala ka talaga ministry. Ako, ako nakitang ganun eh. Iba, gusto magpastol, either wala mag-send, or wala talaga, wala siyang kayanan, or alam mo na, may nagawang something na parang hindi siya, ano, or hindi kaya, gusto niya doon, pero hindi siya pagkatiwalaan. Kaya yung mga, yan, madalas sinasabi ng pastor to, which is totoo. Amen? Kayo din mismo, kung nandito kayo sumakay sa church, huwag niyong pabayaan. Nasabihin niyo, parang, oh, huwag niyo sanang pabayaan. Amen? Hindi yan basta-basta. Naintindihan niyo ba yun? Pag kayo napunta sa ibang church na lame, papasalamat kayo nandito kayo. Anyway, yan. So, may gusto pa sabihin dito eh. Yan, counted me faithful. So, yun nga, pastor, minsan di ka naman faithful eh. Pero yun nga, salamat sa Panginoon, ako ay binilang niyang tapat. Kaya magpakatapat ka pa ng gusto kasi, obviously, totoo to, totoo din yung kapaligtaran niya, anong kabaligtaran niya. Pag nakita ng Diyos na hindi ka natapat, for example, matagal, di ka nagtatapat, anong gagawin niya, posible niyang gawin siya, dapat niyang gawin siya. Aalisin ka dyan. Marami pong ganun din. No, yung isang kilala ko nga ganun, na inalis siya, nakakahiya, buong pamilya niya, nakakahiya. Eh, ganun eh. Ano nga naman ang pastor ka eh, nahuli kang ano, nagda-drugs, tsaka ano may ginawa nun, basta parang nagpunta kung saan eh. Hindi nga maintindihan, talagang dami apektado dun. Eh maganda naman dun sa, ano, sa grupo, talagang in-expel nila, kaysa naman hindi, di ba? Yung iba ganun, hindi na-expel eh. Diba, binanggit ko sa inyo yun ng mga ano. Like ko nga sa itong mga to, hindi ko alam ba din nila ina-expose ako. Sinabi lang sa akin ngayon, o di sinasabi ko ngayon sa inyo. Yan nga, diba? Pangalanan ulit natin, sina
Kailangan may sikat dyan, sinasawa ko, jawisa ko, hindi nyo kilala, salamat. Pero makikita nyo, baka share nyo pa eh. Pag nakita nyo sa Facebook, yan, huwag yun i-share. Amen? Nagaling magsalita, kamuha ni Philip Salvador. Oh, yabang. Tapos, yung pastor niya daw, nag-adultery na. Pinagmalaki niya pa yung pastor, na, nag-adultery niya, sinusupport pa rin namin. Yung pastor. Anyway. So, yan. So, yun. So, pag hindi ka nagtapat ngayon, ano yung pwedeng gawin sa'yo ng Diyos? Alisin ka dyan. Gusto mo ba yun? So, ganun din kayo, kahit yun, si Brother DM, di ba? Eh, yung isa nga, naalis na. Diba? Ito, ewan ko doon, namanok eh. Na si DM, nagyabang unari. Ako lang ano dyan, ako lang ako dyan. Baka hindi lang ngipin matanggal sa iyo. Pwede mangyari yun. Kaya si, ano, wag naman. Na, si... Ito paano yung mga kumakanta dito, ha? Yung mukha nyo doon, nakikita doon. Tingin sa iyo, no? Kasi totoo naman, maayos kayo ngayon. I-maintain nyo yan. Ayun yun ang nakita. Sino yung andun? Dati ngayon, wala na. Wala, ay wala. Wala nga namang natili ni pastor dyan. Eh, kung ano nung pinaggagawa. Diba? Okay, ginapaalisin nyo na. Pwede maganda kayo, again, huwag nyong gayaan si Paul sa lahat ng ginawa niya. Pero really, nangyari sa kanya, he was before a blasphemer. By the way, naalala ko tuloy si Gary B. Sinerin ko kanina, napikon ako eh. Ito yung sinabi ni Gary B. Maraming idol kasi dyan ay Gary B. ng mga born again. Mga born again. Eh kahit ako dati, magaling naman talaga, di ba? Kaso yun nga yung comment ni Pastor dito dun. Inaasar niya rin yan kahit dati pa eh. Ako naasar ako kasi idol, hindi mo idol, pero gusto ko yung dati. Eh sinabi niya ngayon lang, hindi ako nagkakamuling, ngayon niya lang ginawa yan. Medyo God bless daw the LGBTQ. Kaya asarin ko yung mga kilala ko dun. Wala nang sumuport. Alam niyo sa US, ang dami na nalulugi. Kasi nga, salamat sa Diyos sa Panginoon, di ba? Yung mga, kasi maraming mga Kristiyano dyan, mga silent lang. Eh, itong target, tsaka yung ano-ano, alam niyo yung target, parang SM dito. Puro bakla na, bakla, rainbow, LGBT. Binoycott. Ano ngayon sila? Baka yung mga investor pala sa kanila, mga galit din doon. Ngayon, lugi sila. Ang daming malulugi sana, pati yung Netflix, malugi, Disney. Malugi na yan, kailangan ba natin sila? Hindi naman eh. Mga salot yung mga yan eh. Kaya huwag kayong magkakamali. Kaya yun ang nabanggit ko na, naalala ko, blasphemer. God bless the, ano, loko-loko ka pala eh. Hindi gagad. Tapos sinabi niya pa yung mga magulang, huwag niyong idadaw niyo mga anak niyo. Anong idadaw? Pag si Stephen naging bakla to, wala palayasin ko to. Kaya si Peter, kaya si Aiden, kaya sino pa yan. Lagpas na yun sa ano eh. Amen? Sa tolerable sin sa mga bata. Ngayon, yung mga bata ay pag-asa pa yan. Pero pag talagang alam mo na, parang kinakwento sa amin ganun, pastor daw, tapos anak bakla. Ano nangyari? Mabuti kung pastor na nakatulad ko, hindi, maano eh. Na-influensya. Mabuti may konsensya pa rin yung ibang pastor, kinakwento nilang ganun. Kaso sumusunod pa rin sila doon. Kaya nga, kasi medyo magaling eh. Anyway, blasphemer. Ito maganda, sana na, pwede ka na magbago, amen? Tulad ni Garib eh, sana maligtas. Kung ligtas, ewan ko, ligtas yun. Blasphemer eh. Si Paul ganun din. Pero nagbago siya, amen? Nung naligtas siya. Persecutor, injurious, matindi to si Paul eh. But I obtain mercy because I did it ignorantly in unbelief. So yun nga, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Pero hindi excuse yun ha. The more na loko-loko ka, mas mahirap ka maligtas. At si Paul nga, naligtas siya, di ba? Nadaanan natin ibang mga epistle niya, halos lahat na. Ano yung ginagawa sa kanya mga Kristiyano? Sa halip na matuwa sa kanya, siyempre may mga hidden grudge pa rin siguro. Kinukontra siya kasi loko-loko siya eh. Kaya kayo, huwag nang gawing example si Paul, nakakala mo, pwede muna akong magloko ngayon. Pwede naman pala akong patawarin kahit si Paul, ang loko-loko talaga, pinatawad eh. Huwag, amen? Matalino kayo, huwag.
The grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Po yun nga, opposite naman nun, talagang totoo rin. Na kahit loko-loko, pwede kang kaawaan ng Diyos. Amen? Tandaan nyo po yan, kaya nga yung iba naman, baliktad naman, yung mga iba, sobrang gusto, kahit baklaro, maliligtas pa lang. Amen. Iba naman, ayaw mapasokin sa church kasi yun nga, may tattoo, kung ano man yan, dati kang ganyan, hindi rin tayo dapat ganun. Pag alam mo na naligtas yan, talagang tsatsagay natin yan. Hayaan mo na siya ay maka-recover, maging maayos, pamilya niya, talagang ganyan ang past niya. Ganun talaga eh. Kailangan nating akayin. Yung sinasabi niya, faith and love which is in Christ Jesus. Of course, na kay Jesus yan. Pero damay po tayo dyan. Okay, kung anak ka ng Diyos, sumusunod ka sa Diyos, yung nagmahalang Panginoon, dapat tayo rin sa kapatid. Amen? Amen. Wala ba? Mahaba ba? Okay, papanilan na ba kayo sa anong yan? Term na yan? Faithful saying. Ibig sabihin, totoong totoo to. At hindi lang totoo, karapat-dapat natanggapin. Okay, worthy of all acceptation. Ano yan? That Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. So, in-reinforce niya sinabi natin kanina na kahit makasalanan ka, pwede kang maligtas. Amen? Kaya huwag na huwag po kayo, pag nag-soul winning kayo, nakita mo lang, nag-i-sigarilyo. Naku, ayoko maano ng sigarilyo. Tiisin mo na konti. Hindi ka mamatay dyan eh. Ngayon, hindi mo kaya, di wag. Pero ako, naranasan ko yan eh. Kaya hindi maganda ngayon, mas asar ako dyan, malayo pa. Ang baho niya para sa akin, kasi alam ko yung amoy eh. Pero kung nga, soul winning mo, nag-iyos eh. Okay, walang iba. Anong gagawin mo? Ayun nga, tingnan mo eh, kung talagang gusto mo makinig, tapos nag-iyos eh. Ako, may sinabihin ako na kasi medyo bata pa naman. Kaya nasa edad na ako. Pwede bang alisin muna yan? Tansyahin nyo rin. Pero ang sinasabi ko dito, gusto ko sabihin, hindi ibig sabihin nag-iyos, hindi mo na sharean. Okay? Kung kaya mong tiisin, dapat mong tiisin. Nakakasa. Ngayon yung lasing, ibang usapan yun. Kasi medyo, yun nga, marami nang sinagaan niya. Pero mahirap, lasing. Kung walang-wala, di sige. Kailanggat maaari, wag, amen, kung marami namang kaluluwa dyan. Pero anyway, ang point dito, si Paul, napakatindi niyang makasalanan, amen? Pero siya pa yung chief, kasi nga, binanggit kanina, injurious, kung naman yan. Pero siya ay niligtas ng Panginoon. So, okay, so wag na wag kayong magkakamali naman. Na yung kunwari, may kinagagalit tayong kasalanan, nakita nyo sa iba, wala, hindi maliligtas to. Okay? Tandaan nyo lang yung mga reprobate. Ano ba yung mga reprobate? Yung blasphemy of the Holy Ghost. Okay? Sinabi niya, blasphemer. Sabi niya ni Jesus, kahit i-blaspheme mo mismo si Jesus, pwede ka pa rin mapatawad. Matindi yan, ha? Pero, pwede pa yan. Yung pag-blasphemy of the Holy Ghost lang, ibig sabihin, baliktad na yung utak mo. Okay? Yung puti, sabi mo, ano yan? Itim yan. Pag gano'n na yung utak mo, wala nang, ano yan, nagbago ka ng Bible, binago mo. Ngayon, yung may nagkukwento, ganun daw siya eh. Naligtas daw siya, parang naging part siya nung project na nag-translate. So, yun, tanong. Paano yun? Eh, kung taga, ano ka lang naman dyan, taga-type ka dyan, hindi ako naniniwalang reprobate na yun. Okay, mga reprobate dyan, yung nag-fund, yung nagbigay ng direction, baguhin natin yung Bible, okay, hindi lahat. Kasi kahit sa bangko, against din ako dyan, pero hindi ibig sabihin, lahat niyan, loko-loko. Amen? Sana kahit din lang tayo dun. So, ito yung pinakaminsahe dito. Mahalin natin yung mga makasalanan. I mean, lalo tayo, lahat ng mga bata, siguro, anak natin, anak ng Kristiyano, na pinalaki ka, hindi ka nag-iyosi, hindi ka nag-amumura. Huwag mo naman masyadong i-down yung mga nasanay dun. Naintindihan nyo ba yun? Yan. Pusin natin to. Howbeit, for this cause, I obtained mercy that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to everlasting life. So gusto kong banggitin na though marami ng verse sa Bible, lalo sa John, na manampalataya ka lang, ligtas ka na. Ito na doon ito. So pag ikaw din nanampalataya, ikaw ay papuntang everlasting life. Ligtas ka. Amen? So walang duda, kaligtas sa pinag-usapan natin dito. Ngayon, yung sinasabi niya sa first part, yun nga,
Binibigyan niyang halimbawa yung sarili niya na yung makasalanan pwedeng maligtas kasi nga siya makasalanan, naligtas siya. Okay? Para daw maipakita yung awa ng Diyos. Amen? At yung kanyang long-suffering, sabihin talagang matyaga ang Diyos. Sa lahat yan. Okay, again, exception yung mga rebate. Pero karamihan yan. Kaya pag nakakita kayo, yung mga magulo, sabi ng iba, itong tatay ko, di may iniwala ito, lasinggero ito eh. Huwag mo na akong bigyan ng... ganon. Pero maraming, mga special, mga lalaki, na ako, napakahirap. Abisyo. Pag-pray mo lang, amen? Ikaw magtapat sa Diyos. Parang gawin mong bargaining chip mo yun. Alam niyo yung bargaining chip? Parang positive ba yun? Kahit sa tawag, ginagawa. Isubihin, para makapahuming, mga mahingi ka sa Diyos. Pero medyo ano yan, iba? Yung request na yan ay matindi yan. Liligtas niya yung tao. Siya nagliligtas eh. So alam niyo na yan, kung solvener kayo, minsan kahit anong share mo, magaling ka na, marunong ka, wala, ayaw. Kaya pwede, pwede mo at dapat mong hingin sa Diyos. Ngayon, pwede mong ipaglingkod yan sa Diyos. At para makahingi tayo sa kanya, no? Anyway, ba't pa tayo napasok doon? Yan, basta kahit makasalanan yan, mahal mo sa buhay, o kahit kaibigan mo, ipanalangin mo, at pwede yan. Huwag mong saraduan dahil lang, parang yung mga bago nating na-encounter doon, no? Mga bata pa, boyfriend, girlfriend na, parang ayoko ng ano eh, kaso, hindi natin pwede sabihin yan, diba? Kung doon sila lumaki, diba? Lalo pag yan, sa cellphone, iingat kayo dyan, cellphone. Nakita mo, lahat malandi. Dapat malandi rin ako. Ngayon, yung may mga nakita ko recently, ha? Na yung mga lumang post nyo, burayin nyo na. Alam nyo hindi tama. Amen? Eh kung sa ibang tao, ipakiusapan mo, sabi mo, burayin na. Amen? Banggit, ano yung mga gusto mong burayin nyo? Alam nyo na yun, eh. Sabi ko na sa inyo, may magsungay. Kaya TikTok, ganyan-ganyan, kaya may kabastusan, di-like nyo, huwag nyo na i-like, i-unlike nyo. Kailan lang, nag-ano ako, nag-review ako ng mga post ko kasi nga may nahanap ako eh. Kahit hindi yan, nandun naman yung pagpapatawad, kaso nga nakakatisod kapag nakikita pa ng iba yan. Ito na, so now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Napaganda ka na ito, no? Kanta to eh. So, bakit nabanggit ang Panginoon dyan? Kasi nga, kaligtasan. Okay? Binanggit niya lang, in-invoke niya yung pangalan ng Panginoon. Parang sinasabi niya dito, alam natin, importante. Amen? Para yan sa Diyos, na siya ay hari, hindi siya namatay, hindi siya magtatapos, invisible. Okay? Ang mga ganyang pahiwatig sa Bible po, alam mong meron niyang pahiwatig kasi ayun, karamihan nga ng mga Diyos-Diyos, ha, nakikita, di ba? Ayun, mga nalagay dyan, mga santo-santo. So, kaya dinagdag niya dyan, yung Diyos na totoo, hindi yan nakikita ng mata. Okay? The only wise God. Kaya yung wisdom, sa tayo may-ari niyan, eh. Alam mo, what I mean is, huwag niyong hahayaan na yung mga unbeliever yung parang ang talino nila. No? Ngayon, kung may talino sila, di absorb mo, wala, lahat naman yan sa Diyos eh. Pero huwag niyong bahaya. For example, may successful businessman dito na matalino pa kung saan, science. Tapos sasabihin, maniwala na ako dito kasi matalino siya eh. Hindi ganun. Yung ibang binigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, tapos biglang nag-alam mo na, biglang, ay, wala palang Diyos. Eh, kunin mo lang yung tama, sinabi niya. Pero dahil lang Diyos lang ang wise, sabi dito, amen, natapos din natin sa Romans, ano ba yun? 3 ata, kung hindi nagkakamali. Sa 1 pala, di ba? Yung, nasabi doon, sa mga bakla rin yun, eh, bago naman yung bakla sila. Professing themselves to be wise, they become fools. So, hindi sabihin, sabi nilang wise at wise sila sa ibang bagay, wise na sila. Kaya sabi dito, ang Diyos lang ang wise, amen? Be honor and glory, kaya siya dapat yung i-honor natin. Sa kanyang papuri, ang honor and glory forever. Hindi yung iniisip mo. Darating yung time siguro. Yung mga scientists na yung mga galing. Yung iba rin yung scientists eh. Hindi rin nagkakaisa yan. Maraming science dati na ngayon, mali na. Alam nating mali na. Alam nyo ba yun?
Kaya sa Panginoon lang papuri hanggang magpakailanman. Tapusin natin ito, sabi dito, discharge. I commit unto thee. So ano yung discharge? Ganun din yung ating last week eh. Sino ba yun? Saan? Three, diba? So charge them that they teach no other doctrine. Ganun din naman. So huwag kayong mga bata, especially kahit sino sa atin, diba? Minsan nasabihan. Ganun talaga, ganun ang Bible. Minsan meron sa'yong iuobliga. Kailangan to, importante to. No? Yung pagpunta sa church, importante rin yan. Pero alam nyo na, hindi masyadong ano yan. Depende sa kung saan mo ikukumpara. Kunwari, ako ay hindi makaka-attend si Brother James sa church. Kasi kailangan dalhin sa hospital, kunwari, kung sino. So, iuobligayin ko ba siyang... So, nandito niya, may order of priority. So, pero ito, ano yung i-obligasyon dito? Ano yung kinu... Discharge, I commit unto thee, San Timothy, according to the promise which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. So, maraming pronoun, ha? Ano yung them dyan? They this muna. Obviously, yung mga sinabi. Okay? So, winning, good doctrine, sound doctrine, according to the prophecies. Yung prophecy po yan, hindi po yan ano, kasi iba, bang yung sabi, si Timothy kasi, narinig ko yun sa iba, sabi niya, bata pa si Timothy, alam na nila na magiging ganyan yan, mga ganun, ano, kasi prophecy. So, may nag-prophecy daw si Timothy, gagamitin na, pag sinabi yung prophecy, yung preaching lang yan, yung mga tinuro sa kanya. Okay, kaya sabi niya, which went before on thee. Ibig sabihin, tinuro sa'yo, maaga pa, tinuro na sa'yo, yung iba dyan, yung wisdom na inaipasa sa'yo, alam mo bang galing saan yan, hindi yan basta-basta. Tinuro yan sa nagturo sa'yo, na tinuro din ng iba, nagtapat sila para lang makarating yan sa'yo. Kaya huwag na huwag niyong mabaliwalayin yun, amen? Doon minsan ako, nag-ano rin ako, pero ganun talaga, alam ko minsan yung ano niya eh. Pag minsan, hindi kayo naikinig. Ako na, ano ako, na-discourage minsan ako. Alam ba nitong mga to, pag hindi umatin ka ngayon ng isa, dalawang Sunday, alam mo ba yung sinayang mo? Obviously, iba, hindi nila alam, kaya nga ganun eh. Pero ako, alam ko. Okay, kaya tinutulungan natin sila ay magtapat. So, saan daw niya gagamitin yung mga preach sa kanya, tinuro sa kanila? Okay, so again, mayroon tayo maraming preaching na tayo about warfare, spiritual warfare, hindi lang yun. Yung talagang labanan, okay? Pag ikaw ay Kristiyano, labanan yan. Kaya ngayon, balita kayo ba sa'yo, sinusubok din, amen? Laban lang. Huwag yung unang ano, hindi ko na-expect to. Ba't ang daming problema sa pamilya namin? As if naman, pag hindi ka Kristiyano, wala na yan. Ganun din yun eh. So, labanan muna. Eh, paano yung mga tindim? Tinitira talaga ako. Basta, ayoko patinin eh. Alam, nakita niyo naman iba, di ba? Sumuko na. So, wag na sana maging totoo ngayon. Kung talagang dumating sa iyo, ito yung challenge sa inyo ngayon. Sasayangin nyo ba yan? Kung ano yung in-invest sa inyo ng ibang tao, mga lingkod ng Diyos. Sana hindi. So, dahil gera yan, expect mo minsan talaga makipag-clash ka dyan. Kung manapak ha, na yung tatay mo, ayoko patinin. Atay, napakinggit mo, ganun ha. Kasi yung warfare nga spiritually. Kasi yung kailangan alam mo kung ano sinasabi sa Bible, yun ang panlalaban mo. Alala nyo na naman yung 2 Corinthians 10, 4-6. O yan, kami sa doon nyo lagi yun. Talaga, matang application yun eh. Quote nyo nga. For the weapon of our warfare, not the carnal, but mighty through God to pulling down of strongholds. Imagination and every thought of the human heart, bringing all obedience to the human heart. Having a readiness to revenge all disobedience when your
Obedience is full fear. So ganun yan, obviously, yan ay spiritual warfare. Pag gera, may nasasaktan, may gumagastos. Diba? Ganun ang gera eh. Parang ngayon, kung sinusundan niya ang gera sa Ukraine ngayon, pareho na silang talo eh. Katotoo lang. Kasi iba, nakikinaba sa ibang bansa. Kasi kalaban ng ibang bansa ay isang bansa. So, ang gulo ng gera. Ang dahil namamatay, hindi naman kailangan. So, ngayon tayo, hindi tayo physically nakipag-gera. Kaya nga sabi doon, not carnal, yun. But mighty to God. So, siguraduhin mo, paano ka malakas, malakas, paano mo sabi, malakas ka? Malakas ka sa Diyos. Man, hindi ko pwede makikipag-gera. Sino bang debatehan ko dyan? Sinabi naman, huwag yung makipag-debate. Tamang ministry lang. Huwag soul winning ka. Suporta mo yung gawain. Talo na yung kalaban. Eh hindi, parang dumadami sila. Dumami lang si dumami. Marami, matagal lang maraming kulto. May maingit doon. Good warfare. Pag ikaw, kahit sa anong sport, dapat tayo isang oras ha, kahit ito. Kahit sa sport, anong, for example, anong gusto yung sport na nakipagla, basketball na lang. So, merong laro ka na ano eh. Kahit natalo ka, masaya ka, di ba? Kasi ang galing ng laro nyo ngayon, di ba? Kahit talo kayo, isang point lang, or ang galing nung pinakita nyo performance, di ba? Sa gera, dapat ganun tayo, hindi yung natalo ka, talong-talo ka. So, umpisa pa lang, parang si, sino ba yung sinapak na yun? Second round. Hato, di ba? Eh, Briton nyo, mayabang yun eh. Sinapak nung Pinoy eh. Tulog. Ang pangit naman, second round. Hindi mo lang nakakalahati. Eh, ibang Kristiyano, ganun eh. Kung di mo paalala yan, talo na. Mag-church lang, hinang-hina. Nakakita na sundalong mahina. Amen? Kristiyano, marami. Kasi pati pasto, mahina minsan eh. So, huwag tayong ganun. Dami ng privilege sa'yo. Okay, pag tinitingnan ko yung preaching, ang dami na rin. Grabe. Kasi 3 times a week yun eh. Eh, meron pang alahala ngayon. Kaya ang bilis sumaba nun. Yung rumble natin, hindi na mga ano, alam niyo rumble natin, automatic yun. Sinisink yun sa YouTube. So, pag nag-upload ako sa YouTube, yung rumble, hahabulin niya yun. Para may backup tayo. Sakaling ano tayo. Ang daming pending. Kaya, ba't tayo pending dito? Tinignan ko yung pala. Eh, in-upload niya from the start eh. Magaling din eh. So, hindi na siya makahabol kasi 4 times a week na tayo. So, sabihin, kayo, iba, lalo na kayo, lahat naman kayo eh. Lalo yung mga nauna dito. Ang dami niyo nang natutunan dapat. Nakakaya naman sa Panginoon para sa Timothy na sasayangin yan. Amen? Kumbaga sa sundalo, ganun din. Ilang taong ka mag-training? 2 araw po. Ano may napanood daw, ganun eh. Palakuha naman yun. Ang galing agad. Ano ba? So, hindi tayo ganun. Kaya, yan. Yung mga, yan, pag nagtatapat kayo, party yan ng training nyo. Huwag kayong magsawa. Amen? Kahit yun, kaya ako na, na-miss nyo yung preaching sa alaala. Pakinggan nyo kung meron kayong load. Si Misa, gumaganda eh. Okay, 19. Tapos natin to. Holding faith and good conscience. Ito sa good conscience, no? Ano yung sabihin ng good conscience? So, hindi lang alam yung conscience, yun na nga yung nagsasabi sa yung tama at mali. Ngayon, pag nasanay na, parang si Gary B, siya ngayon ang ano natin, ha? Si Gary Valenciano. Halimbasa, matagal lang compromise. Siguro, kung saan, ligtas siguro, hindi natin alam. Siguro, gad-gad siya, eh. Yan ang mga, ano na mga, ano eh, fellowship eh. Puro God, sablay na. Ngayon, ganyan, ganyan. Sayang-sayang pa siya. Compromise, tuwan-tuwa sa kanyang channel 7 tsaka channel 2. Alam mo na, compromiser, amen? Natagal na. So may good conscience kaya si Gary B. Hindi ko alam, malamang inula. Kasi pinuri niya yung mga bakla eh. God bless daw, ano yun? Sabi sa, sumpain siya eh, di ba? Eh, sabi ko sa inyo, si Gary B, medyo, yun nga, feeling niya, siguro, alam nyo, konsensya nga, di ba? Ibig sabihin, alam mo yung masama at mali. Ngayon, pwede mong hindi sundin yun. Ganyan yun eh. Yung konsensya mo, sabihin, ay, mali na yan ah. Ay, tama to, ito mali. Kaso pag naging bad na yan, hindi na good, ano na? Parang kahit anong gamit. Ano bang gamit na
gamit ko. Parang itong cellphone maganda pa naman, kasi dali na mag-lowbat. O kaya ito medyo okay ko yung pen, mapalitan natin na siguro. So ano yung mga bad na yung dapat niyang ginagawa sa halip na gawin niya, hindi na. Amen? Kahit yung recording natin, minsan hindi maganda eh. So, itong sound system natin, minsan hindi maganda. So, ganun din, yung mga dapat mong gawin, ginagagawa ng maayos. Ngayon, pag yung konsensya mo, bad na. Ano yung sabihin nun? Parang si Gary Bigan na. Yan ang ano natin ngayon, ha? Siya natin, ang tawag dyan. Laughing stock natin ngayon. Hindi ko na pinansin si Ann Curtis kasi loko-loko naman matagal na yun. Eh si Gary B, nagpapanggap ng Kristiyano eh. Kaya, dapat good yung consistency. Hindi lang na sinasabi mong Lord, praise the Lord. Hindi lang yun dapat yung judgment to sa loob mo. Tama. Amen? Kaya una dyan, holding faith. Ibig sabihin, hinapanatili mo pananampalataya and a good conscience with which some, having put away concerning faith, have made shipwreck. Yun na yun. So, pag ikaw daw ay inalis mo, pag sinabi, put away, kunwari, sinasabi sa'yo yung konsensya mo, ito yung tama. Kunwari, si Gary B nga. Parang mali yun, ha? Mali talaga. Eh, ang dami sa showbiz na bakla, eh. So, inalis mo ngayon yun, concerning faith, have made shipwreck, kaya yan, hintayin nyo ngayon ano yung shipwreck niya ni Gary B, okay? Nabanggit ko sa inyo, kung ito ni Pastor yun, eh. May mga kasabayan yan eh. Mga sikat din sa showbiz. Pero nung totoong naligtas, iniwanan na yung showbiz. Si Gary B, hindi. Sayang yan eh. Pati mga, kaya yung mga anak niya ngayon, parang yung mga balita sa anak niya, mga loko-loko din eh. Diba? Ano mago? Eh, isa kang compromiser eh. Kung sakaling ligtas siya, ganun ginagawa mo. Alam niyo yung shipwreck, yung ship, pupunta doon, parang, kaya pag-try niyo lagi yung ating high ace ah. So, imagine nyo yan. Diba? Maganda, dadala tayo from there to here. Laki pakinabang natin dyan. Amen? Laking bagay nun. Parang ginawa nating kubaw yung halahala. Kasi maayos yung ating transpo. Imagine mo, ma'am. Banggaya, wag naman. Okay? Kung sa buhay natin, pag naging shipwreck ka, parang hindi na magamit ng Diyos, parang namanggit ko kanina. Kristiyano pa rin, siguro ligtas, eh, nag-adultery. Patay ka ngayon. Sira buhay mo. Yung iba naman, hindi lang halata. Wala, pastor ka, nagturo ka ng mali, anong mangyari sa'yo? Eh, marami naman kaibigan eh. Really? So, nakataligod ka, pinag-uusapan ka na rin yan. Amen? Shipwreck. Kaya yung good conscience, balikan natin yung mamaya. May example naman dito sa kasi, pastor, ba't pinapangalanan mo yung mga pastor na adultery? Eh, si Paul din eh. Ayan oh. Kaya huwag yung papangalan sa anak niya yan. Hymenaeus. May Alexander kasi, sikat yan eh. Kaya di naman nakilala yan eh. Pero, huwag na rin. Okay lang. Pero, who, ano sinabi ni Paul? Kaya nga magbasa, ready, go. Who is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme? So, ligtas ba itong si Hymenaeus at Alexander? Ligtas ba ito? Diniliver kay Satanas eh. Ha? Ligtas ba yan? Tingnan nyo, para sila ay hindi matutong mag-blaspheme. So, concern pa si Paul eh. Ligtas ba yan? Hindi. O eh, si Peter nga, tinawag na Satanas eh. Okay, parang yung sa 1 Corinthians 5 din. Fornicator, ligtas ba yan? Hindi. Oh. Ngayon na naman kayo, masyado ang judgmental eh. So, matindi ang Bible. Eh. Pag kailangan deliver kay Satanas, deliver ka doon, parang dito sa atin. Kunwari, mayroong loko-loko talaga. Pinalayas natin, hindi natin tinanggap dito. Eh, basta, ba't niyo ako sinusungitan? Sungit lang. Kung may ginawa kang mali eh, expect mo yun. Unless di mo alam yung standard natin dito. Eh, ngayon kayo, alam na alam nyo. Amen? Amen. Kaya ligtas po ito, kaso loko-loko. Amen? Kaya huwag nyong hayaan nyo, balik na tayo din sa ating topic, yung konsensya nyo, huwag nyong hayaan. Sabi siya, lagi siya sabi sa inyo, parang last week din. Kahit mga pastor ngayon, yung ba, sinungaling? Tanungin mo, ang direct ng tanong.
Nag-i-expect ka siyempre ng honest answer. Amen? Amen. Eh, ba't ganun? Eh, ewan ko. Baka may shipwreck na rin. Hindi natin pinapanalangin, pero yun talaga yan. Huwag may pagbiruan sa Diyos at sa demonyo. Amen? Amen. So, panatalihin nyo yan, mga bata, especially kahit tayo mga adult. Huwag na huwag kayo mag-a-assume na ang Diyos pwede mong isang tabi, yung konsensya mo, nag-serve na pala, dahil feeling mo, hindi ka na magagalaw, dahil mayaman or what, walang mayaman na hindi pwedeng bumagsak. Amen? So, pag-usapan natin ng konti, paano mo mapanatili yan? Actually, dyan na nga yun eh. Dito na lang tayo, huwag tayong lumayo sa 19. Holding faith. Ibig sabihin, ganito po yan. Lahat ng pangaral mo, lahat ng sinasabi mong piniwala mo, talagang magandang bagay, pinaniwala mo talaga. I-hold mo yan, huwag mong pabayaan. Prayer pa lang, ha? Iba sa atin, hindi ko na makita. Hindi ko alam kung anong ano, walang load. Okay, one. Sa salita ng Diyos, ano nang nangyari? Huwag yun ang hayaan na kamustahin pa kayo. Amen? Ngayon, sa mga bago, talagang ganun. Ako, naintindihan ko yun. Pero ngayon, hindi na kayo bago. Narinig nyo to eh. Amen? Sana wala sa atin ditong pipilitin pa na magbasa, magpray, fellowship. I-hold mo yung faith. Ano ba yung faith? Tinanggap mo. Pananampalataya. Ngayon, kung mali yan, iwanan mo yan. Natanggap mo yan sa iba. Parang yun nasolve namin nung Sabado nga. Ah, nung Linggo. Ah, nung Sabado. Okay? So, mali siya. Salamat. Mukhang ligtas talaga yun eh. Si ate, kung sino man yun. Alam niya, mali eh. Pag inopen mo yung topic ng Bible, ano yung Bible nyo? Ano nangyari? Ano man tama dyan? Oo nga po. No? At least, hindi na lumaban. So, I believe, ngayon, nag-iisip yun. Kung mali yung panamata, iwanan mo yan. Pero kung tama yan, eh, naniniwala ako, hindi mo pwede ko na. Galing ka sa mga pastora, babaguhin ko itong church na ito. Parang may nagsabi sa amin, ganyan eh. Taga Victory, babaguhin yung Victory. Yan ang niloko mo. Kahit CCF, di mo kaya yan. Umalis ka na dyan. Yan, so hold faith. Kung alam mong tama, i-hold mo lang, sabihin, panatilihin mo. At yung inyong konsensya, hindi yan sasama, hindi yan mapanis. Ibig sabihin ko, hindi yan sasama, okay? Konsensya mo, laging sasabihin sa'yo yung tama at mali. Amen? Kahit sa issue ng mga baklayan, ngayon, labanan ngayon yan. Imagine nyo na lang. Ang dami ngayon na nag-compromise dyan kasi nga, para sikat na sila eh. Ultimong batas, pinaglalaba eh, kasi hindi mo nga kailangang pagtalunan. Ito na eh, oh. Kung 1 Corinthians 6 lang meron ka, palagay mo, tama ka. Okay, so yun muna. Salamat sa Panginoon dito sa chapter ito. Huwag mo kayong mawawala. At inaaral po natin dito, pwede mo i-review ulit. Okay? Kasi ako, aminin ko sa inyo, yung sinabi ko last week, di ko na naalala. Kaya kanina, ni-review ko. Kaya ang ganda ng technology, amen? Huwag nyo sayangin. Yung mga preaching sa alala, pakinggan nyo kung wala kayo doon. Okay? Para makinabang din kayo. Alam nyo kung paano yung ministeryo sa mga bata, sa mga tao. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Maraming salamat kay Timothy, kay Paul, na nililid niya, Panginoon, yung lingkod. Maraming salamat sa willingness ni Timothy, even on time na yon. Maging pattern din po siya sa aming buhay Kristiyano. Kahit mga bata po yung mga karamihan dito, I pray na inspire sila. At talagang di pala tama na maghintay pang maging matanda in age sa physical, Panginoon. Dahil nakikita namin dito, example ni Timothy, the earlier, the better, Panginoon, na maka-invest kami sa mga bagay na patungkol sa inyo, Panginoon. Wisdom, na again, nasabi doon dito, hindi ito bigla-bigla. And therefore, yun nga po, matalino kami. So, umpisa pa lang, magtatapat na kami sa inyo. Ipunin namin lahat ng pwede na ipunin knowledge, wisdom, skills, at pagpapalagi sa inyong salita, Panginoon, mga experiences na pwedeng ipasa sa amin dahil kami nakikinig at matulungan ng bawat isa. Alam po, Panginoon, maraming salamat po ulit sa inyong salita. Sa bawat isa, Panginoon, sa mga blessing, pagsubok, Panginoon, I pray for every church service na maging matagumpay ito, Lord, dahil kami po willing, maaga,
excited sa yung salita, and then ganun din po sa aming soul winning, na finalize to Lord yung lugar. I'm participants, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, yung mga kailangan maintain, Panginoon. Yung mga kailangan di-follow, Panginoon, ay bigyan niyo kami ng biyaya, yung aming talino, talino para sila yung mag-follow up din. Sila din po, Panginoon, lalaan niyo po rin sila. Mga kailangan nilang tulong, spiritual, Panginoon, na at ibang bagay pa, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo mag-alati. In Jesus' name, pray.